may isang lalaki ang pumunta sa isang restaurant na nakasuot ng formal. Ang pangalan ng lalaking ito ay si Oscar Schindler. Wala siyang kilala kahit sino dito dahil kakadating niya lang sa bayan ng Krakow. Pero pumasok siya dito na may isang pakay. Ang pakay niya ay magkaroon ng mga koneksyon sa mga may matataas na katungkulan sa gobyerno ni Hitler. Malugod siyang pinaupo sa isang bakanting lamesa. Nang makaupo na siya, tahimik lang siya nag-oobserba sa paligid. Nasa loob ng restaurant ay ang matataas na opisyal ni Hitler at ang mga babae nila. Nag-iisip siya kung sino sa mga ito ang sa tingin niya na may mataas na katungkulan. Dito napansin niya ang isang bakanting lamesa na may nakalagay na sulat na VIP. Sa isip niya, mukhang dito uupo ang may mataas na katungkulan sa military ni Hitler. Hihintayin ko kung sino ang upo dito. Lumipas ang ilang minuto, may biglang pumasok sa restaurant na halatang halata na mayroong mataas na katungkulan sa military. Dahil iba ang suot niya sa lahat na andito at mayroong mga star ang nakalagay sa uniform niya. Inobserbahan ni Schindler kung saan uupo ang bagong dating na lalaki. Noong naglakad ang lalaki, dumiretso ito sa lamesa na may nakalagay na VIP. Napangiti siya dahil alam niya na kung sino ang tatargetin niya. Pasimple niya tinaas ang kamay niya na may hawak na pera at tinawag ang waiter. Dali-daling lumapit ang waiter na makita niya ang pera ni Schindler. Sinabi niya sa waiter, ilabas niyo ang pinakamahal niyong alak at pakibigay doon sa lamesa na VIP. Sino ba yung lalaking yun? Sagot ng waiter, ah, general po yun. Sagot naman ni Schindler, sige, ilabas niyo ang pinakamahal at pinakamasarap niyong alak at ibigay niyo kay general. Sagot naman ng waiter, ano pong sasabihin ko sa general kung kanino galing? Ang sagot niya, sabihin mo, bigay ni Oscar Schindler. Umalis agad ang waiter at inilabas ang mamahaling alak at nagmamadaling pumunta sa lamesan general. Nang inilapag ng waiter ang pinakamahal na alak sa lamesan general, nang laki ang mata ng general at sinabi niya sa waiter, wala naman kami order na mamahaling alak na ganito. Bakit mo nilagay dyan? Sagot ng waiter, bigay po ni Oscar Schindler. Ayun po, nasa kabilang lamesa. Nagtataka yung general kung sino yun. Kaya tinawag niya ang tao niya para utusan at alamin kung sino ang lalaking yun. Pumunta agad ang sundalo ng general sa lamesa ni Schindler para tanungin siya. Pero nung makita ni Schindler na papalapit ang sundalo, sinalubong niya ito ng ngiti at kinamayan agad. Sinabi niya, umupo ka dito at magiinuman tayo ng mga mamahaling alak. Wala nagawa ang sundalo kundi magulat at napangiti na lamang siya. Nagtataka yung general sa nangyari, kaya tumayo siya at lumapit sa lamesa ni Schindler. Pero nung makita ni Schindler na papalapit na ito, linapitan niya ito na may ngiti at kinamayan din kagad. Sinabi niya, magandang gabi general, bakit mo naman iniwan ang magandang babaeng kasama mo sa lamesa? Sagot ko lahat ng kakainin niyo at iinumin natin ngayong gabi. Magpapakasaya tayo general. Napangiti na lamang ang general na nagtataka. Tinawag lahat ni Schindler ang mga sundalo at mga opisyal na andun sa restaurant at sinabi niya, sagot niya lahat ng pagkain at inumin. Tuwang-tuwa naman yung mga sundalo at ang general sa pagiging generous ni Oscar Schindler. Nag-inuman sila at nagpakilala si Oscar sa kanila na isang mayamang negosyante na bagong dating sa kanilang syudad. Nagpa-picture pa siya kasama ang matataas na opisyal at ang mga litrato na ito ay may malaking pakinabang sa kanya. Natapos ang gabi na masaya ang lahat at ang pakay niya na magkaroon ng koneksyon ay naging matagumpay. Sino ba muna si Oscar Schindler? Si Oscar Schindler ay isang German na sumali sa Nazi Party para magkaroon ng mga business opportunities. Ang Nazi Party ay ang partido na kinabibilangan ni Hitler. Bago maganap ang World War II, kilala si Schindler bilang isang negosyante na mahilig uminom ng alak at mahilig din sa mga babae. Sa katunayan, noong sinakop nila Hitler ang Poland, nakita ni Schindler ito bilang pagkakataon na magkaroon pa siya ng maraming mga negosyo. Kaya siya pumunta sa Krakow para maghanap ng business opportunity. Ang una niyang goal ay magkaroon ng koneksyon sa may matataas na katungkulan sa syudad ng Krakow. At nagawa niya ito noong nakipag-inuman siya sa mga matataas na opisyal at sa general. Lumipas ang mga araw, ang mga Hudyo ay pinalis na sa kanilang mga tahanan. Inalisan din sila ng karapatan sa kanilang mga negosyo. Kinuha din na kanilang pag-aari ng mga Germans. Sa madaling sabi, pinalaya sila at ibinigay ang kanilang mga pag-aari sa mga miyembro ng Nazi Party. Isa sa binigyan ng karapatan na magmay-ari nito ay si Oscar Schindler.
dahil isa din siyang miyembro ng Nazi. Isang araw, pumunta si Schindler sa Judenrat office. Ang office na ito ay ang office ng mga Hudyo. Ito ay itinakda ng mga German sa kanila para ma-organize nila ang Jewish community. Dito rin kumukuha ng mga listahan ng mga Hudyo ang mga Nazi para gawin nila mga trabahador. Dito rin nagpa-file ng mga reklamo ang ilang mga Hudyo. Ang mga reklamo nila ay bakit kinuha ng mga Germans ang kanilang mga pag-aari katulad ng kanilang mga bahay at kanilang mga negosyo. Ang sagot lang sa kanila ng mga opisyal, hindi namin alam dahil wala kaming alam sa plano ni Hitler. Si Oscar ay dumiretso sa office at hinanap niya isang accountant na Hudyo na may pangalang Isaac Stern. Kinabahan silang lahat dahil alam nilang miyembro ng Nazi si Oscar dahil sa nakalagay na Nazi logo sa kanyang damit. Bigla nagsalita si Isaac, ako si Isaac Stern, ano maipaglilingkod ko sa iyo? Ang sagot naman ni Schindler, pwede ba tayo mag-usap sa kabilang opisina? Dumiretso ang dalawa sa kabilang opisina at saka sinarado ang pinto. Tinanong agad ni Schindler si Stern, may isang enamel factory sa kabilang street na pagmamayari ng Hudyo, di ba? Gusto ko sana kunin yun at ako na lang magpapatakbo. Kaso wala akong pera para pangkuhunan. May kilala ka bang mayamang Hudyo na gusto mag-invest? Ang sagot naman ni Stern, kung kukunin mo yung enamel factory, sino naman susuplayan mo sa gitna ng digmaan? Ang sagot naman ni Schindler, may mga connection na ako sa military na pwede natin suhulan para makuha natin ang mga kontrata. Nang sa gayon, tayo magsusuplay sa kanila. Gusto ko, ikaw ang mamamahala para sa akin dahil accountant ka naman. At naghahanap ako ng mga mayamang Hudyo na pwede mag-invest sa enamel company. Ang tanong naman ni Stern, ako ang mamamahala tapos ang mga Hudyo mag-invest? E anong gagawin mo? Saka hindi ko alam kung mag-invest sila sa'yo. Dahil alam mo naman, pinagbabawalan na mga Hudyo na magmay-ari ng mga negosyo. Ang sagot naman ni Schindler, ako ang bahala magpresenta sa mga German at kukuha ng mga kontrata. Basta hanapan mo ako ng mga kalahi mong Hudyo na mag-i-invest sa kumpanya. Ang sagot naman ni Stern, gagawin ko pero hindi ko alam kung papayag sila. Ang huling sagot naman ni Schindler, sige, balitaan mo na lang ako sa isang araw kung may makita kang mga investor para maitayo natin ang kumpanya. At sabay paalam na si Schindler. Natapos ang usapan nila na hinikayat ni Schindler si Stern maghanap ng mga investor. At dito na umalis si Schindler. Lumipas ang ilang mga araw at ito ay March 20, 1941. Tuluyan ng pinaalis ang mga natitirang Hudyo sa Krakow at inilipat na sila sa ghetto. Ang ghetto ay isang lugar na inilaan ng mga Germans para sa mga Hudyo. Ang lugar na ito ay parang squatter area. Ang mga kwarto ay maliliit. Dito pinunta ang mga Hudyo, mayaman man o mahirap. Ang mga miyembro naman ng Nazi Party ay kanya-kanyang kuha sa mga bahay ng Hudyo. Namili na sila kung anong bahay ang maibigan nila. Isa sa mga namili ng bahay ay si Oscar Schindler. Pinili niya ang isa sa pinakamalaking mansyon ng mga Hudyo. Kinabukasan, nagkita si Stern at Oscar sa isang sikretong lugar. Kasama ni Stern ang dalawang mayamang Hudyo na gusto mag-invest sa Enamelware Factory. Nagtanong ang dalawang mayamang Hudyo kung mag-i-invest sila sa Enamelware Factory ni Oscar, ilang percent ng company ang makukuha nila? Tumawa lang si Oscar at sinabi, ang ibibigay ko sa inyo ay mga products ng factory at hindi shares ng company. Nagtaka yung dalawang Hudyo at ganito ang sinabi, eh ang normal pag mag-i-invest ka ay magkakaroon ka ng shares ng company, di ba? Sagot naman Schindler, iba na ang panahon ngayon. Mahihirapan tayo sa pera ngayong panahon na digmaan. Ngayon kung ayaw nyo ng ganung offer, wala na tayong deal na gagawin. Kaya nag-usap muna ang dalawang Hudyo kung tatanggapin ba nila ang offer ni Schindler. Alam kasi nila, pag nag-invest sila kay Mr. Schindler, ay may malaking posibilidad hindi sila papaslangin ng mga Nazi dahil magiging parang tauhan sila ni Schindler na isang member ng Nazi. Kaya kahit wala sila magawa, ay pumayag na sila sa gusto ni Schindler. Dahil aanihin nila ang pera kung manganganib naman ang buhay nila sa gitna ng digmaan. Kaya binigay ng mga mayamang Hudyo ang pera nila kay Schindler. Lumipas ang ilang mga araw, binuksan na ni Oscar ang Enamelware Factory. Ang factory na ito ay nangangailangan ng madaming factory workers. Kaya ang sinadyas ni Stern kay Schindler ay mga Hudyo na lang ang kunin niya mga factory workers. Dahil ayon sa batas ng mga Germans, ang sweldo na ibibigay sa mga essential workers na Hudyo ay wala. Pagkain lang ang bibigay sa kanila at walang pera. Kaya pumayag na rin si Oscar na mga Hudyo na lang ang kunin niya mga factory workers dahil mas makakatipid siya at mas malaki ang kikitain niya sa mga ito. Kaya kinabukasan,
pumunta si Stern sa hiring ng mga essential workers. Ang gumagawa ng screening ay ang mga Germans. Sinabihan niya ibang mga Hudyo na pasikreto na may itinayong bagong factory na pagmamay-ari ni Oskar Schindler na isang German. Pag sila ay maging factory worker dito, ay hindi sila gagalawin o papaslangin ng mga Nazi dahil tao na sila ni Oskar. Sa madaling sabi, sila ay protektado ni Oskar Schindler. Kaya nang marinig ito ng ibang Hudyo, nabuhayan sila ng pag-asa at gusto na nilang pumasok sa factory na ito. Pero bago sila makapasok sa factory, kailangan muna silang dumaan sa screening process kung essential worker ba sila o hindi. Dahil kung hindi sila essential worker, ay dadalhin sila sa concentration camp at siguradong papaslangin sila doon. Kaya ang ginawa ni Stern ay pinekay niya ang mga papeles ng ibang Hudyo at inilagay niya na mga metal worker sila. Ito kasi kailangan na skill para sa enamel wear factory. Ginawa ito ni Stern para mailigtas niya ang iba niyang kababayan na Hudyo. Kahit hindi essential worker, ay kinuha niya pa rin sila. Pagkatapos makakuha ng 1,000 trabahador ni Stern, ay diretso nila agad tinuruan ng mga ito sa paggawa ng enamel wares. Hindi na sila nagsayang ng oras at sinanay agad nila ang mga ito. Pagkalipas ng 1 linggo, nakagawa na sila ng maraming enamel wares. Namili din si Oscar ng 10 magagandang Hudyong babae para maging sekretary niya. Pero syempre dahil babaero si Oscar, ay hindi lang pagiging sekretary ang gagawin ng mga babaeng ito para sa kanya. Dahil pagsapit ng gabi, ay may ginagawang kakaibang serbisyo ang mga babaeng ito para kay Oscar. Sa oras na ito, gagawa na siya ng hakbang para makakuha ng supply contracts sa German military. Nang sa gayon, ang mga products nila ay mabenta nila sa military. Ang plano niya ay susuhulan niya ang mga may matataas na katungkulan sa gobyerno. Pero gagawin niya ito nang may talino. Una, inibitahan niya mga military officials sa kanyang mansyon at sinelebrate nila ang opening ng kanyang factory. Pinaramdam niya sa mga opisyalis na special sila sa kanya. Akala kasi nila na napakayaman ni Oskar Schindler dahil sa mga binibigay niya sa kanila. Ang hindi nila alam, ginagawa lang ito ni Oskar para makakuha ng mga military contracts. Pinahiram niya rin sa mga opisyal na ito ang 10 magandang sekretary niya. Kaya tuwang-tuwa sila kay Oskar. Dito mas lumalim ang koneksyon ni Oskar sa mga opisyalis na ito. Ilang araw pagkatapos ng celebration ay sumulat na siya sa mga opisyalis tungkol sa request niyang mga kontrata. Sinabi niya sa sulat niya na matataas sa quality ang kanyang mga produkto at kaya niya mag-supply ng higit sa kinakailangan ng military. Kalakip ng sulat ay mga mamahaling alak, mga pagkain at mamahaling chocolates. Noong panahon na digmaan kasi, ang mga mamahaling alak at mga chocolates ay mahirap matagpuan. Kaya para sa kanila ay isang napakahalagang regalo ito ni Oscar para sa kanila. Kaya ang 7 opisyal na sinulatan ni Oscar ay hindi na nagdalawang isip at ibinigay sa kanyang kontrata. Siya na ngayon na magsusupply ng mga enamel wares sa military. Nung malaman ito ni Oscar, tuwang-tuwa siya dahil sigurado ng pagyaman niya sa gitna ng nagaganap na digmaan. Samantalang kanyang mga trabahador na Hudyo naman ay masayang nagtatrabaho sa kanya dahil meron silang proteksyon laban sa mga German soldiers. Lumipas ang mga araw, mga linggo at mga buwan, patuloy na lumago ang kanyang factory sa tulong na rin ng kanyang accountant at ng kanyang mga factory workers na Hudyo. Sumikat ang pangalang Oskar Schindler sa Germany at mas naging makapangyarihan siya dahil sa mas lumalawak na koneksyon niya. Sinusuhulan niya rin buwan-buwan ng pera ang mga matataas na opisyal. Kaya mataas ang respeto nila sa kanya at madalas sila mag-celebrate sa mansyon ni Oscar. Pakiramdam niya, walang katapusan na kayamanan niya sa gitna ng digmaan. Samantala si Stern ay patuloy na nagre-recruit ng mga Hudyo dahil turing nila sa pagtatrabaho sa ilalim ni Oscar ay parang nasa langit sila. Dahil pag naging trabador sila ni Oscar, ay hindi sila gagalawin ng mga Germans kahit Hudyo sila. Tawag sa kanila ay Oskar Schindler Workers. Sa mga hindi nakakaalam, pag Hudyo ka kasi noong panahon ng World War II, ay siguradong papaslangin ka ng mga tauhan ni Hitler. Pero kung tauhan ka ni Oskar Schindler, ay hindi ka nila gagalawin. Kaya si Stern ay nagre-recruit ng mga Hudyo, kahit hindi naman qualified sa trabaho. Meron pa nga lumpo ang kinuha si Stern at gagawin niya tagapunas ng mga products. Kaya nung malaman ito ni Oskar Schindler, ay kinumpronta niya agad si Stern. Stern, bakit may lumpo sa factory ko? Anong gagawin niya dito? Ang sagot lang ni Stern, Sir, malaking tulong niya dito kahit lumpo siya. Magiging tagapunas siya ng mga produkto. Sa bayo ko,
para hindi lalo mapagalitan ni Oscar. Habang nag-uusap pa sila, biglang pumasok ang lumpo at nilapitan si Oscar. Sabi niya kay Oscar, "Maraming salamat sa iyo at tinanggap mo ko sa factory mo. Dahil tawag namin sa factory mo ay langit. Maraming salamat talaga sa iyo. Gagawin ko ang makakaya ko kahit lumpo ako." Hindi nakasagot si Oscar dahil may kurot na naramdaman siya sa kanyang puso. Ang sagot niya lang sa lumpo, "Sige, walang anuman. Galingan mo na lang ang trabaho mo." Si Stern naman ay ngumiti dahil napansin niya na parang naawa si Oscar sa lumpong Hudyo. Si Oscar naman, dito siya nag-isip sa mga kalagayan ng mga Hudyo na nagtatrabaho sa kanya. Dito niya napagtanto na tinuturing palang langit ng mga Hudyo ang kanyang factory. Kaya dahil mas naawa siya sa mga Hudyo, hinayaan na lang ni Oscar ang pagre-recruit ni Stern sa mga ito. Tatlong araw ang lumipas, nakita ng mga sundalong Germans ang lumpong Hudyo na naglalakad sa labas. Hinarang siya ng mga ito. At sinabi, "Lolo, sumama ka sa amin. May papakita kami sa iyo." Ang sabi lang niya, "Sa inyo ako'y pupunta. Essential worker ako." Sabi naman ng mga sundalo, "Essential worker ka sa lagay na yan. Eh lumpo ka." Sabay baril sa kanya. Mabilis na bumulagda ang trabahador ni Schindler at nawalan agad ng buhay. Nang malaman ito ni Schindler, galit na galit siya sa mga sundalong ito. Pumunta siya agad sa matataas na opisyal at humingi ng paliwanag bakit nila pinaslang ang Hudyo na nagtatrabaho sa kanya. Kaya nagtataka ang general. "Brad, bakit ka galit? Eh Hudyo lang yun. Wala silang kwenta. Mga Germans tayo. Kalaban natin sila." Sagot lang ni Schindler, "Huwag na huwag niyong gagalawin ang mga Hudyo na nagtatrabaho sa akin." Kaya nang marinig ito ng mga opisyalis, natahimik na lang sila. Simula noon, mas pinagtanggol ni Schindler ang mga tao niya at wala nagtatangkang saktan ang kanyang mga trabahador. Noong March 1, 1943, may nadistinong bagong commander sa Krakow Concentration Camp. Ang pangalan niya ay Commander Amon Goeth. Isa itong malupit na commander na pumapas lang ng mga Hudyo kung kailan niya maibigan at kahit walang dahilan. Siya ang nagplano na patumbahin ang mga hindi essential workers na Hudyo na nakatira sa ghetto. Dito nakita ni Schindler ang aktwal na pagpaslang sa daang-daang Hudyo sa kamay na kanyang mga kalahi na German. Dito siya namulat sa katotohanan sa kalupitan nila Hitler sa mga Hudyo. Kaya noong nangyari ito, awang-awa siya sa mga Hudyo. Kaya simula noon, nagbago na ang pananaw niya sa buhay. Pagkatapos ng nangyari sa ghetto, kinaibigan ni Schindler si Commander Amon Goeth. Nang sa gayon, mas maging close siya dito at hindi niya galawin ang kanyang mga tauhan na Hudyo. Madalas bigyan ng mga mamahaling gamit ni Oscar si Commander Goeth at madalas sila nagiinuman. Kaya nagkasundo talaga sila ng todo. Madalas humingi ng pabor si Schindler sa kanya at palagi niya ito pinagbibigyan. Hindi din pinapakailaman ni Commander Goeth ang mga tauhan niyang Hudyo dahil na rin tinuring niya ng kaibigan si Schindler. Pero sa ibang Hudyo ay nagpakita pa rin ang kalupitan si Commander Goeth. Walang habas niya tinutumba ang mga ito kung kailan man niya gustuin. Noong natatalo na sila Hitler at ang Germany noong 1944, minamadali ng mga commander na dalhin na ang mga natitirang Hudyo sa mga concentration camp para patumbahin. Sinabihan na rin si Schindler na dadalhin ang mga factory workers niyang Hudyo sa concentration camp. Nang marinig niya ito, naawa siya sa mga Hudyo at dali-dali siyang pumunta kay Commander Goeth at nagsalita. "Hindi ka ba naawa sa mga Hudyo? Bakit dadalhin sila sa mga concentration camp? Ano bang nagawa nilang mali?" Ang sagot naman ni Commander Goeth, "Brad, sinusunod ko lang ang utos ng nakakataas. Pero kung gusto mo, bayaran mo na lang ako sa bawat Hudyong ililigtas mo." Hindi nagdalawang isip si Schindler at sabay sabi, "Sige, magkano bang isang Hudyo para sa iyo?" Sagot lang ni Commander Goeth, "Libo-libong halaga ng bawat isang Hudyo. At maghihirap ka kung kukunin mo silang lahat." Sabay tumawa siya ng malakas. Dahil akala ni Commander Goeth hindi gagawin ni Schindler na ililigtas niya ang mga Hudyo. Kaya nagulat siya nang pumayag si Schindler sa kagustuhan niya. At sabi lang ni Schindler, "Sige, ililista lang namin ang mga Hudyo na babayaran namin sa iyo." At sabay umalis siya sa opisina ni Commander Goeth. Pero sa isip ni Schindler, di bali na maghirap siya basta mailigtas niya lang ang mga inosenteng Hudyo na nasa pangangalaga niya. Kaya inumpisa ni Stern at Schindler ilista ang mga pangalan nila. Mula sa 100 pangalan,
naging 400, naging 600, 700, 900, hanggang maging 1,100 Hudyo ang kanyang inilista. Sinagad niya ang kayamanan niya para mailigtas niya mga ito. Nang matapos na nilang listahan ng mga pangalan ng Hudyo na ililigtas nila, ay dinala agad nila ito kay Commander Goet, dala-dala ang limpak-limpak na pera. Laking gulat ni Commander Goet dahil halos buong kayamanan ni Schindler ay ibinigay niya kapalit ng buhay ng mga Hudyo. Sumunod naman si Commander Goet sa napagkasunduan nila at hindi na isinama ang mga Hudyo ni Oscar sa mga papatumbahin. Nang malaman ng mga Hudyo ang ginawa ni Oscar, umiiyak sila nagpapasalamat kay Schindler. Pero sumagot lang si Oscar ng ganito, "Sana kung marami pa akong pera, nailigtas ko pa ang marami Hudyo. Kaso hanggang doon na lang ang nakayanan ng pera ko. Pati mga alahas ko ay ibinigay ko na rin." Pero ang sagot naman ng ibang Hudyo, "Mr. Schindler, marami kami iniligtas mo. Lagpas 1,000 kami. Pagkatapos ng gera ay ipapaalam namin sa buong mundo ang kabayanihan ginawa mo." Umiiyak silang lahat na nagpaalam kay Schindler. Dahil ang oras na yon, diniklara na sa mga radyo na opisyal nang natalo sila Hitler at tuluyan nang natapos ang gera. Hinuli ng mga allies ang mga opisyal ni Hitler at kasama na dito si Commander Goet. Siya ay pinatawan ng parusang bitay kasama ibang miyembro ng Nazi. Samantala, si Schindler naman, kahit miyembro siya ng Nazi, ay hindi siya hinuli dahil nabalitaan nilang lahat ang kabayanihan at kabaitan na pinakita niya sa mga Hudyo. Kaya dahil sa mga ginawa niya, ay ginawa pa siyang bayani ng Israel. Masayang nabuhay ang mga Hudyo na iniligtas ni Schindler. Habang si Schindler naman ay pumanaw noong 1974 na mahirap at barya lang ang nasa bulsa. Pero tinagurian siyang The Righteous Among the Nations ng bansang Israel. Isang mataas na karangalan na ibinibigay sa isang tao na gumawa ng mabuti sa mga Hudyo.